Correcto. You're part of La Luna Sangre, the number one sa rating, and now you're having a movie. How these activities have prepared you to start? Kasi parang papunta ka na doon. Siguro po, dahil naniniwala po ako na walang imposible, kaya go lang ako ng go. At sa tulong din po ng mga inspirasyon ko sa buhay, kaya po siguro nangyayari po sa buhay ko. Do you feel na talagang sikat na sikat ka na? Hindi po kilala. Parang gano'n. Hindi kasi sa social media, people are fighting for you. Talagang dinidepensa kanila. Pag may mga nipabash. Siguro para sa akin po, masaya lang po ako na may napapasaya akong tao dahil masarap palang na feeling na yung kasiyahan na itulot po noon ay galing sa akin. At kaya, yun mo, masaya lang po ako na may sumusuporta at kung nagdedepensa man sila po sa mga bashing po, gusto ko lang magpasalamat sa kanila ng bongga dahil parang sa habang tumatagal po dito sa industriya, lalong mas napamahal sila sa puso ko. At mas lalong binibigay ko yung best ko para maibalik yung binigay nilang blessing sa akin. Since it's your first movie, ikwento mo kung saan ka nahirapan or saan ka nadalian sa mga eksena? Ano po? Kung saan ka nahirapan, saan ka nadalian? Sa totoo ko, dito sa pelikula, nahihirapan ako sa pagiging. Kasi pagiging sincere. Oo, kasi si Direk lang talaga ang, oh my God, sa lahat po, si Direk Giselle lang talagang binibigay niya lahat para lang may bigay ko yung sincerity na scene po. Hanggang sa, nakukuha ko po siya ng unti-unti dahil po kay Direk Giselle. Tsaka sa mga actors din. Sa mga nadalian. Po? Sa dapa po. Kasi mahirap masakit yung pagiging natural and sincere. Pero nadalian. Sa dapa. At ito yung nadapa ka. Yun po sa trailer. Magkalama po siya ganyan.